The president is being accompanied. Sa gitna ng paghihintay ng sektor ng mga manggagawa sa ilalabas dapat na executive order ni Pangulong Duterte tungkol sa ipinangako niyang pagpapatigil sa sistema ng endo o end of contract. Inanunsyo kanina ng Malacanang na natupad na raw ng Pangulo ang pangako niyang ito. I've also been informed by the Department of Trade and Industry that actually the president has already complied with his election promise to do away with 555 endo. DOLE has beefed up the number of its labor inspectors from 200 to 500 and that's why they have effectively cracked down on those resorting to prohibited endo. Sa ilalim ng 555 na uri ng endo, 5 buwan lamang ang itinatagal ng isang empleyado para hindi obligadong magbigay ng benefits ang employer. Dati nang sinabi ng Executive Department na bagaman wawakasan ito ang 555 endo, labag naman daw sa labor code ang pagpapatigil ng contractualization sa pangkalahatan. Batay kasi sa Department Order 174-17, ang ipinagbabawal ay ang labor-only contracting. Pero may mga pinaihintulutang contracting at subcontracting arrangements. Ilang beses nang naipagpaliban ang pagpirma ni Pangulong Duterte sa isang EO tungkol sa contractualization. The consensus was that instead of the President signing an executive order on the issue of contractualization, he will instead certify as a priority bill that is now pending in the Senate on security of tenure. Kaya nang tanungin kung meron pa bang EO na aasahan ng labor sector bago sumapit ang Labor Day. Wala siguro pero baka may ilalabas ang ating Pangulo na order or executive order or directive. Pero hindi raw tatanggapin ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang anunsyong ito hanggat hindi mismo nanggagaling kay Pangulong Duterte. Our official position is to continue our insistence on an executive order. It will take a long time before a certified bill will be passed if at all. Giit pa ng TUCP, wala naman daw nakasaad sa draft EO na isinumite nila sa palasyo na iban ng tuluyan ang lahat ng uri ng contractualization sa bansa. Naniniwala naman daw ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na walang balak si Pangulong Duterte na ipagbawal ang contractualization sa pangkalahatan. Sa kabila nito, may babala ang ECOP. If we continue or if we listen to this out of this world proposal of labor, what we will see is also an exodus of our manufacturing industry. Cedric Castillo, GMA News.